Welcome back to my channel. So ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng ilang tips kung paano makatipid sa data. Alam naman natin na may iba na hindi kayang maka-afford ng postpaid wifi dahil sa may pagkamahalan nga ito. At kailangan mo itong bayaran buwan-buwan. Kaya ang iba ay gumagamit na lamang ng prepaid wifi at prepaid SIM card. At lalo na ngayong pandemic na halos lahat ay bumabase na lamang sa online, kagaya na lamang ng online class at work from home. At alam naman natin na limitado lamang ang magagamit nating data. Tulad na lamang ng GoSurf 50 ng Globe na may 2GB of data for 3 days at magugulat ka na lang na nakakaisang araw ka pa lang ay mauubos na pala ito. So, naganap ako ng paraan upang makatipid kahit papaano. Sa aking paghahanap ay natuklasan ko ang isang app na makakatulong para at least ay makatipid kahit kaunti. Pero bago tayo magpatuloy sa ating topic, please subscribe and don't forget to click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ang app na ito ay NetGuard. So ano nga ba yung NetGuard? Ang NetGuard ay isang open source app na binablock ang internet access ng app na naka-installed sa inyong device. Sa pamamagitan ng app na ito ay mas makakatipid ka sa data usage. Ito na, itry na natin ang NetGuard app. So pumunta lang sa NetGuard app. As you can see, makikita nyo dito ang mga apps na pwede nyong i-block. For example, Facebook. TikTok. Speed test. Kailangan natin pindutin ang nasa taas para malaman kung gumagana siya. Try natin ang TikTok. As you can see, hindi nagpi-play ang mga videos. Try din natin ang speed test. Kung makikita nyo ay hindi talaga gumagana ang speed test. At ngayon ay itry naman natin siyang i-off. Tignan na natin kung magkakaroon na siya ng access sa internet. So as you can see, meron na ulit tayong access sa internet at nakakapanood na tayo ng video. Laki talaga ang may tutulong nitong NetGuard app dahil maaari mo itong gawin sa mga apps na bihira o minsan mo lang gamitin upang hindi siya masyadong mag-consume ng data. At ang masasabi ko lang ay ito ay certified legit apps dahil ito ay proven and tested ko na. Ang next data tipid tips naman natin ay sa Facebook. Pwede nyo ring i-turn off ang autoplay video upang hindi mag-autoplay ang mga videos habang kayo ay nag-i-scroll. Buksan lamang ang Facebook. Punta kayo sa settings. Hanapin nyo ang media and contacts. Pindutin ang autoplay. Pindutin ang never autoplay videos. Tingnan natin kung nag-autoplay pa nga ang mga videos. So kung makikita nyo, hindi na siya nag-autoplay. At yung isa pang tipid tips ay iset nyo siya sa lower resolution tulad ng 60 360p o kaya naman ay 640, depende na lang sa inyong gusto. At para naman sa mga Facebook Lite users ay pwede nyo ring i-off ang autoplay videos at kasabay nito ay pwede nyo ring i-adjust ang picture quality from high to medium and low. So ngayon, buksan ng Facebook Lite. Pumunta sa settings. Pindutin ang photo quality.
Pumili ka kung medium or low, depende na lang sa inyong prefer na quality. At i-off din ang autoplay video. O kaya naman ay pindutin ang data saver, o kaso automatic na nakaset ito sa lowest photo and video quality. So ayan, nakikita nyo hindi siya automatic na nagpi-play. At sa YouTube naman ay alam natin na isa ito sa malalakas gumastos ng data. Dahil isa din ito sa apps na lagi nating ginagamit at dito tayo nagpapalipas ng oras. So ang tips ay para makatipid tayo sa data ay off lamang ang autoplay at kung hanggat maaari ay iset mo ito sa lower resolution tulad ng 360p o 480p. Pero nakadepende din sa iyo kung ano ang mas prefer ninyo. Buksan ang YouTube. I-turn off ang autoplay na makikita sa taas. Pindutin ang 3-dot button na makikita sa upper right screen. Click Advanced para makapag-set ng resolution depende sa inyong choice. Pero mas mainam kung 360p or 480p para makatipid at the same time at hindi malabo ang video. At sa ating huling data tipid tips ay i-off ang auto-update apps at auto-play videos sa Google Play Store. Buksan ang Google Play Store app. Pindutin ang profile icon na makikita sa taas. Para hindi mag-automatically update ang mga apps, pindutin ang Don't Auto Update Apps. Then sa autoplay naman, i-click nyo lang ang Don't Autoplay Videos. So hanggang dito na lang ang ating data tipid tips at sana matulungan kayo nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko.